Ito pong aking lambanog ay safe na safe. Ito po. Ako po ang unang mamamatay kung talagang nakakamatay. Imposibleng nakalalason o nakamamatay raw ang Jimmy's Lambanog na gawa sa distillery ni Leonisa Iyas sa San Juan, Batangas. Kompleto raw sa laboratory testing ang kanilang produkto at meron pang certification mula sa Food and Drug Administration. Ang Jimmy's Lambanog ang umano'y ininom ng tatlong nasawi sa Pandi, Bulacan. Pero sabi ni Iyas, hindi sa kanila ang lambanog na yan. Wala raw puting container ang kanilang produkto. Marami rin daw ang sumasakay ng kasikatan ng Jimmy's Lambanog at ginagaya ang kanilang sticker. Ako po'y nananawagan sa lahat ng aking mga customer na huwag kayong mag-alala, huwag kayong matatakot at safe naman po itong ating produkto. Approved po ito ng FDA. Sa Barangay Pook sa Santa Rosa, Laguna, may abiso na sa mga tindahan ng mga opisyal ng barangay kasunod ng pagkamatay ng limang nag-inuman ng lambanog. Hindi mo namin pinagbabawala, hindi pinaalalahanan namin. Sa Kalamba naman, kung saan 7 na ang namatay, naglabas ang City Health Office ng babala galing sa FDA na nagbabawal sa mga direhistradong lambanog. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga manufacturer ng mga nabanggit ng FDA na brand ng lambanog. Sa ngayon, malaki na ang itinumal ng industriya ng lambanog sa Quezon Province, Batangas at Laguna. Sa bayan ng Liliw, humina na raw ang kanilang benta. Panawagan nila sa gobyerno i-regulate ang produksyon ng lambanog. Tatalima naman daw sila kung anuman ang ipag-uutos ng FDA. Ayun, natural methanol. Lahat naman ng distilled spirit, meron yan eh. Oh, ayun nga lang, tinatanggal namin yan. Yun yung unang tulo eh. Sa kabila naman ng mga napapabalitang nasawi matapos uminom ng lambanog, may mga hindi apektado at sige lang sa pagtoma ng paboritong inumin. May mura eh. Mura eh, nasa aming tortorya eh, mura. Hindi ho, kung makakamatay, wala natin ang tao dito sa lipahan. Para sa unang balita, Chino Gaston, reporting.